Okay, so Romans chapter number 17, my friend. Do not repay anyone evil for evil. Okay, be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. No? Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to revenge, I will repay, says the Lord. Okay? On the contrary. Alam niyo siya, dati mo yung pain back time. Huwag din niyo isipin na, misa kasi nirarationalize natin ang mga bagay-bagay. Eh, paano kung ganito? Eh, paano kung ganito? Eh, paano? Alam niyo, God will pay the lost time. No? Yung mga nangyari na yan, si Lord, God is not sleeping, God is watching. Okay? God is watching us. Di na, sir? God is watching us. I like that. Okay? So, napakahalaga po ito, no? Okay? Have peace with everyone. Now, let's try to go deeper on this. Pakinggan niyo po itong mabuti. Kasi po, and then try to reflect this. One thing I discovered in my life. Okay po ba kayo? It's easier to keep peace than to make peace. Nakuha niyo yung statement? It is easier to keep peace than to make peace. Ano po ba kaibahan mo? Kung ikaw ay hindi pumatol, kung ikaw ay hindi nagmura, kung ikaw ay hindi nagalit, at hindi nakipag-away, yes, there is struggle, but that is easier kaysa yung nakipag-away ka at makikipagkasundo ka. Hindi ka naman pwede hindi makipagkasundo dahil nagtag ka ng Diyos. Hindi pwede ipatag ka ng prayer, hindi puno ka na sa mga ng loob. Hindi pwede nagsisirta ka kayo, puno ka na sa mga ng loob. So you have no choice but to forget and to have to get to be in peace with everyone, right? Amen? Amen. Pero mahirap yun. Lalapit ka, hindi ka ng sorry, ganito, o kaya magpapatawad ka, o naghihintay ka na humingi ng sorry. Kasi yung let go and let God mo na lang. Mas madali to keep peace. Yan po ang naranasan ko sa mga anak ko, sa asawa ko, sa kasama ko. It's always better to just keep in peace than to make peace. At minsan, ang hirap talaga makipag-away ko. Kasi ang, pag may nakipag-away ka na, dalawa na yung kinukontrol mo, sarili mo at yung kapwa mo. Okay, gusto mo na makipag-away sa lahat, mo makipag-away sa nung kaaway mo. Wala, hindi pali kayo reconcile. No? Pero kung nilatgo mo na, hindi ka nakasakit, mas madali. Ha? Kasi kung, alam niyo tayo po, ang sinabi ko ng isang pastor na narinig, sabi nila, kayong mga katoliko, yung mga ginagawa ninyo, wala yan sa Biblia. Walang pwedeng umako ng kasalanan ng sanlibutan at ng tao kung hindi ang Panginoon Hesus Kristo. That's true. Amen ako naman. Pero alam ba ninyo na tayo ay binibigyan ni Lord ng opportunity na ako ay din ang kasalanan ng tao. Paano po yun? Sample. Nag-away kami ni Brother King. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Pero for the sake of peace and reconciliation, lumapit siya si Brother Kit. Humingi siya ng sorry. Ano ang ginawa niya? Inako niya ang kasalanan ko. Ito po, sasabihin ko sa inyo. 50%. 50% ba? Or may ito. Para naman maganda-ganda. 50% na pag-aaway namin mag-asawa. Ako, baka hindi ko alam. Siguro mga 75 to 80% ng pag-aaway ng mga kasala, ako ang may kasalanan. Na, totoo bang ako ang may kasalanan? Hindi po. Pero yung 75 to 80% yun, laging ako ang lumalapit sa kanya at humihingi ng sorry. Kasi araw-araw may gawain ako sa Diyos. Ito po kung ano. Not your lives. When you are about to offer and you remember that there is someone who has something against you to that duty, you go out and be reconciled to them. So, nakatapasahan niya. Ma'am, sorry kanina. Anong ginawa ko? Inako ko yung kasalanan niya. And that is more powerful. Easier to do. Okay? And it will help you grow.
the relationship will grow and flourish just because of that human love, of humility. No, it is easier to keep peace than making peace. Pag may kasabihan tayo sa Pilipinas, pag nalabatan na ang hirap ng may pag may sugat na ang hirap ng hirap. Yeah. Eh pag galit ka, ang dami mo ka. Ha? Wala ka ng control. So sinasabi mo, kaya nga anger is only one letter from the enemy. Anger is self-punishment. Bitterness is self-cannibalism. Ang angry man is seldom reasonable. And a reasonable man is seldom not angry. Kaya kung ikaw ng kabagay-bagay na gagalit na it is, you are unreasonable. Did you get the quote? An angry man is seldom reasonable. And a reasonable man is seldom not angry.